Magandang araw, mga kasambuhay. Para sa ating episode ngayon, ating pagninilayan ang sakramento ng bautismo. Binautismo si Jesus. At alam naman natin, hindi naman kailangan ni Jesus na gawin ito. Subalit, ito ay isang paalala, isang paghihikayat sa lahat. Bata man o matanda, babae man o lalaki, na magpabautismo. Kaya nga, bago siya umakyat sa langit, sinabi ni Jesus, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo." Bautismo. Naalala ko ang isa kong karanasan sa pagbabautismo. Halos nasa gitna na kami ng ritual ng sakramento nang biglang tumunog ang cellphone ng tatay. Sinagot ng tatay ang cellphone at siguro dala ng hiya dahil pinagtitinginan na siya. Lumabas siya ng simbahan para doon ipagpatuloy ang pag-uusap sa cellphone. At dahil dito, nasabi ko tuloy, itigil ang bautismo! Bakit po? Tanong ng isang ninang. Kasi dala ng tatay ang bata. Ay, akala ng marami ang bautismo ay isa lamang simpleng requirement para maging Kristiyano. O kaya pagbubuhos lang ng tubig sa ulo ng bata. O kaya pagpapadala ng proxy kung wala ang ninong at ninang. Baptism is more than that. Napakaganda ng sakramentong ito. Punong-puno ito ng mga panalangin at simbolo na napapaloob sa ritual. Para lalong makita ang ganda ng sakramento, ay dapat itong pag-aralan at pagnilayan. Maraming kaganapan ang nangyayari dito. At para manamnam natin ito, dapat magkaroon ng tinatawag na full, conscious, and active participation. Hindi lang po yung present ako o kaya nandoon ang aking katawan. Dahil may sinasabi pa ang liturhiya sa atin. Dapat buong puso, buong isip at kaluluwa ay dapat naroroon. Bautismo. Ito ang unang-una sa mga pitong sakramento na dapat matanggap ng isang nagnanais na makasapi sa simbahang Katolika. O dapat isaalang-alang ng magulang kung nais nila ng kanilang batang anak ay mapabilang sa simbahan. Ang bautismo ay animoy pintuan ng simbahan para matanggap ang iba pang sakramento. Dapat, bautismo muna. Kumbaga sa bahay, kung gusto mong makapasok sa loob, ay kailangan mong pumasok sa pintuan. Hindi sa bintana, sa pintuan. Para madaling maintindihan ang sakramento, hayaan ninyong gamitin ko ang isang acronym. Ito ay ang RICE na kung babasahin ay RISE. Madaling tandaan, di ba? Dahil araw-araw nating itong kinakain. Tulad ng rice o kanin, maganda at mahalaga ang binyag. R stands for rebirth. Ang salitang binyag ay galing sa salitang Griego na baptizo, na ang ibig sabihin ay paghugas o paglubog. Sa binyag, tayo ay nagiging bagong nilalang. It is a rebirth. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, "Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come." Paano nangyayari ito?
sa sakramento. Hindi kasi paghuhugas o paglubog sa simpleng tubig ang nangyayari. Ang ginagamit dito ay tubig na puspos ng Espiritu Santo. Kaya nga kailangang i-bless ang tubig bago ito gamitin. At dahil dito, nalilinis ang babaptismuhan dahil nawawala ang mantsa na tinatawag na kasalanang mana. Sa puntong ito, nagbibigay pa ito ng higit na biyaya. Ito ay ang pagiging bagong nilalang ng Diyos. Pagiging anak ng Diyos. Sabi nga ng Sacrosanctum Concilium, by baptism, people are plunged into the Paschal mystery of Jesus. We die with Him, are buried with Him, and rise with Him. We receive the spirit of adoption as children, by virtue of which we cry, Abba, Father, and thus become those true adorers whom the Father seeks. I stands for incorporation. Kung tayo ay anak ng Diyos, tayo naman ay sinasabing buong pusong tinatanggap na miyembro ng simbahang Katolika. Baptism has been the rite of initiation into the Christian community of the Church. In baptism, the one Spirit makes us members of the body of Christ and of one another. One is being incorporated, integrated in the Catholic Church. Ang simbahang Katolika ay isang samahan ng mga mananampalataya na naniniwala at sumusunod sa Santatlo. Iisang Diyos sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. C is for consecration. Sa sakramentong ito, dahil naguumapaw ang pagmamahal ng Diyos, tayo ay consecrated. Consecrated. Ang ibig sabihin nito ay we are becoming sacred, being set apart. Ang bawat binyagan ay sagrado. Opo, tama ang narinig ninyo. Ang binyag ay nagpapabanal. Ginagawa tayong banal. At bilang panghuli, ang E. E is for empowerment. Sa binyag, dahil mahal tayo ng Diyos at naniniwala siya sa atin, God is empowering us. Binibigyan tayo ng kakayahan na tularan natin si Jesus sa pagsunod sa dakilang Diyos. Kaya pagkatapos na tayo ay mabuhusan o malubog sa tubig ng Espiritu Santo, ginagawa ang tinatawag na explanatory rites. Una, ang paglalagay ng banal na langis, chrism oil, sa tuktok ng bibinyagan. Idinadasal dito na ang bibinyagan ay kabahagi na ng mga ministeryong gawain ni Jesus, propeta, pari, at hari. Pagbibihis ng puting damit o anumang kulay ng damit na angkop sa kulturang ginagalawan. Ito ay paalala na ang binautismuhan ay bagong nilalang na. At pagkatapos nito ay ang pagsisindi ng kandila mula sa kandilang Paskal. Ito ay paalala na si Jesus ay ang ating kaliwanagan. Ang liwanag na ito ay binibigay sa mga magulang at mga ninong at ninang upang magsilbing liwanag sa pag-akay upang ang bata ay maging mabuting Kristiyano. Mga kasambuhay, these and many more are just some of the rich symbols of the sacrament. Ang tanong ay,
Paano po maintindihan o gagawin ng bata ang mga iyan? Wala naman po siyang naiintindihan. Baby pa po siya, di ba? Ah, mga kasambuhay, valid yung tanong na iyan, valid. Wala pa ngang sapat na kakayahan ng bata. Kaya nga, nandyan ang magulang. Nandyan ang ninong at ninang na handang umakay sa bata. Ito ang binigyang diin ng Second Vatican Council. Kaya nga, nung inayos ang ritual ng binyag para sa mga bata, ang mga tanong sa pananampalataya at pag-akay ay nakatuon sa magulang, ninong at ninang. Sila, sa tulong ng simbahan, ang pangunahing mag-aakay. Sila ang magiging liwanag upang maintindihan ng lumalaking bata ang gagawin bilang mabuting Kristiyano. Bautismo. Isipin lamang ang rice. R-I-C-E. R, rebirth. I, incorporation. C, consecration. E, empowerment. Sa mga babaptismuhan at nabautismo na, ating tandaan sana na ang bautismo ay isang pamamaraan ng Diyos upang maramdaman at mapagtanto natin ang naguumapaw niyang pagmamahal. Ito rin ay isang hamon na tularan natin si Jesus, so that we can say together with Saint Paul, I no longer live, but Jesus Christ lives in me. Amen. At ito po ang sakramento ng bautismo. Sa totoo lang po, marami pa hong pwedeng talakayin at pagnilayan sa sakramentong ito at sa iba pang liturhiya ng simbahan. Hintayin na lang po ninyo ang mga susunod pang kaganapan. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay, sa pagsamba at buhay. Ako po muli, si Father Ramil David Tapang mula sa Society of St. Paul, doing all things for the gospel. Pagpalain po kayo.